Welcome tayo Jules Showbiz Updates. Let's go mga ka-chikar. Samahan nyo ko sa bagong Showbiz Updates. Kung bago ka sa channel ko, kung maari lang mag-subscribe ka muna. Salamat! Matatanda ang ilan araw palang lumipas, sinampal ni Christy Fermi ng masasakit na salita si Chris Aquino. Ayon sa kanya, kahit pa siya magdildil ng asin, ay hindi niya gugustuhin makatrabaho muli si Chris Aquino. Dahil sa issue nilang dalawa ay nag-post rin si Dindo Balares sa kanyang social media account. Si Dindo Balares ay parehong malapit kay Chris Aquino at Christy Fermin. At ang post ni Dindo ay kaagad binuweltahan ni Chris Aquino. "I do not have to attend every fight I'm invited to. I cannot control what people will say about me or do to me, but I can control my reaction at subsequent actions." Ito ang sagot ni Chris Aquino sa post na si Dindo Balares ng larawan nila ni Nay Christy Fermin sa Instagram kagabi. Ang caption ni Dindo sa litrato ni Nanay Christy at Chris na kasama siya, "May mga nagpapadala sa akin ng link sa items ng hidwaan ni Nanay Christy at Chris. May ilang media friends din na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ganito po ang sitwasyon ko. Imagine, may ermitan yung nag-aayos ng kanyang taniman ng buyo na winasak ng bagyo. May dumating, nagbalita na may hindi pagkakaunawaan ang anak ko at ang nanay ko. Makakapamili ba ako ng kakampihan? Alam pareho ni na Chris at Nay Christy, at maging ng lahat na malalapit sa akin, hindi ako palagatong sa away, na peacemaker ako. Nakapag-alaga na ba kayo ng dove o kalapati? Kusang umaalis ang mga kalapati pag panay ang away ng pamilya ng nag-aalaga. Ganyan ako, kaya nga ako bumalik sa pagtatanim. Pareho kong mahal ang nanay at ang anak ko, na parehong strong personality. Parehong sikat. Ako'y retired na, isang hamak na magsasaka na lamang. Pero kung mahal talaga nila ako, tulad din ng pagmamahal ko sa kanila, at gusto nilang magkaayos o magkasundo, alam nilang isang tawag lang ako." Sabado ng hapon ito pinost ni Dindo pero gabi na ito nakita at sinagot ni Chris. "Dito ako papalag Kuya Dindo, nagsalita ba ko laban sa nanay mo? Hinarangan ko ba ang grupo nila? Binastos ko ba ang pagkatao niya? Sa daming beses na pinagsalitaan niya ko ng lahat ng pinakamasasakit na below the belt na panlalait mula ulo hanggang talampakan, ni minsan ba pumatul ako? Ang alam ko sa away o laban, parang boxing, parehong dapat pumasok sa boxing ring. Eh para effort nga na pumunta sa Ilorde Gym nga wala talaga akong balak mag-commute, mag-grab, o magpa-drive. I saved all the messages, at ako sululat-sulus at I exchanged starting from October 28. Maglabas sila ng kahit sino mula sa side ng Pure Gold na pwedeng magpatunay sa mga pinaratang sa akin, dahil ang client na producer ang pwedeng magbigay linaw sa lahat. There are battles worth fighting at there are stories worth correcting. Sa dami ng problema ng mga tao at sa mga responsibilidad ko sa buhay, hindi ito ang uunahin kong asikasuhin. Mas makatao at may katuturan kung tumulong ako sa mga Bicolano, dahil sila ang talagang mabigat ang dinadala. Hindi ako nagbibitiw ng salita, lalo na sa pagtulong sa abot ng aking makakaya kung hindi ko to gagawin. I understand you, a person can potentially have many children, but you will only have one mother. No hard feelings, yung naging anak mo nagbago na talaga, pero hindi ibig sabihin nun mapapalitan ang dugong nang galing kay Ninoy at Cory, marunong pa rin manindigan pag sigurado na katotohanan ang pinanghahawakan. Hindi lang nga nararamdaman na kailangan pang pagsigawan, ngayon alam ko na I do not have to attend every fight I'm invited to, I cannot control what people will say about me or do to me, but I can control my reaction at subsequent actions. At sa mga komento ng netizens, ang lahat ay pumapanig kay Chris Aquino, ayon sa kanila ay masyado raw naging overacting si Christy Fermin. Basahin natin ang ilan mga komento. "Pero bakit grabe kung sir an si Chris, sana matuto siyang magsettle ng problema sa maayos na usapan. Actually it is Christy Fermin who overreacted. Hindi naman nagsasalita si Chris Aquino, dahil may pinag-aralan, at huwag na patulan yun mga tao na feeling mataas at makapangyarihan. At ayon pa nga sa isa netizens ay, still business pa rin ito, si Christy Fermin parang bata at unprofessional kung umasta.
Sinabi ng on trial si Mr. Fu ng 4 weeks gusto ni Christy Fermin buy one get all package deal agad-agad. OA makareact siya itong napagpagawa ng gulo, may sinabi pang kahit magdeal-deal ng asin, hindi niya gugustuhin makawork si Chris Aquino. Christy Fermin, be careful for what you wish for, baka subukan ka ulit ng tadhana. Sa inyo Chris Aquino at Christy Fermin, sana maging okay na kayo lalo na isang mundo lang ang ginagalawan nyo, ang mundo ng showbiz at isa pa magpapasko na. Be a model sa inyong mga followers na lang, lahat ng bagay pwedeng pag-usapan. Sana nagustuhan mo ang aking ibinahagi, if any comments or suggestions just comment down below. Paano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang showbiz updates. Please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat!